Hello, hello! Magandang araw! Ito na po ang ating Petsay Baguio. Pinati ko na po sa apat. So, ito po ay around 1 kilo. Isang malaki po siya. Konti lang naman talaga yung gagawin ko. So, try ko lang kung magiging successful. So, ayan. Ang next step thing ay bukasan mabuti ang ating Petsay Baguio. Pagkatapos natin hugasan, ikat natin siya sa kung anong size ang gusto natin. Yung iba buo lang, pero ako ikakap ko siya para mas madaling kainin at hindi messy kapag ka nagawa na or na ayos na natin. Kung makikita niyo po, lagyan natin ngayon ng asin kasi ibababad natin siya for 1 to 1.5 hours. Halo-halo lang po para evenly distributed yung asin. Ayan, puno po yung ating planggana dyan. Mahumalinis din po ang aking kamay. Iwan natin for 1 to 1.5 hours. Pagkatapos nating antayin ang 1.5 hours, ayan, nakita nyo, parang kumunti na yung petsay bagyo natin sa planggana. Hugasan natin, banlawan. I-drain natin para mabawasan yung tubig, balawan ulit. Siguraduhin natin hindi na iwan yung asin na inilagay natin para mababad ang ating petsay bagyo para sa ating kimchi. Balaw, balaw, balaw lang. Pwede natin balawan ng 3 to 4 times. Kahit na kamaunti yung petsay bagyo natin, crunchy pa rin yung pinaka-stock niya, yung color white. Hindi naman siya masyadong nababad, kaya wag natin susobrahan yung pagkababad sa kanya. Last na hugas na natin ito para sa ating petsay bagyo, and we're ready to mix them after this banlaw. Huling banlaw na po. Maglagay tayo ng 1.5 cups of water sa isang kaserola, tapos 3 spoonfuls of giniling na bigas. Lagyan ng 3 kutsarang asukal din at haluin lang haluin hanggang makuha natin yung ganitong consistency. Pagkalapot, hindi siya parang am na am ha, medyo malapot siya ng konti. Kapag ka okay na, 5 to 7 minutes, pwede na nating patayin yung apoy at i-set aside yung mixture na ito. Sa ating mini blender, maglagay ng sibuyas, ginger, bawang, at i-blend. Pagka-blend, lagyan natin ng 1.5 tablespoon of patis. Tapos, ibalik natin siya para mag-set at makita natin yung ganitong texture. Medyo smooth na siya, unlike kanina na hindi pa. Ngayon naman po, ready po natin ang iba pang sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng kimchi. Nakikita nyo, chinap ko lang yung labanos. Sumunod po ang carrots. Medyo nahirapan na akong mag-cut. Kumuha na po ako ng pang-grate. Ayan, tapos na po. After that, naghugas tayo ng onion leeks at isasama rin natin siya mamaya sa ating kimchi. Kaya may pagka-attitude itong kimchi natin. Ano? Kumuha tayo naman ngayon ng isang malinis na bowl or planggana. Ayan. Kunin natin yung ating rice mixture. Ilagay, ibuhos natin lahat. Huwag tayong magtitira, sayang yan. Bawal magsayang ng pagkain, sabi nga ng ating taray. Ngayon naman, ilagay natin ang mixture ng spices. Yung pinagsama-sama natin sibuyas, luya, at bawang na may patis. Ayan. So, pagbukas mo niyan, amoy na amoy mo. Strong talaga yung amoy niya, pero ang sarap. Parang feeling mo, pwede mo na agad tikman. And, naku-curious ka kung magiging successful yung unang beses mong paggawa ng kimchi. So, after nating mailagay ng spices natin,
kukuha naman tayo ngayon nung ready-made na na ayan, na nabibilin sa mga Korean store or sa mga supermarkets, meron niya. Meron na niyan. Dadagdagan lang natin. Kumuha lang ako ng 2 spoonfuls, yung medyo malaki-laki na pangkuha talaga para sa ating kimchi. So, ayan, makikita niyo, medyo sticky siya masyado. Thick masyado yung consistency niya. Kasi matagal na yan sa ref namin. Pero hindi pa siya expired. Kaya, konti lang yung nilagay ko. At, gumawa tayo ng ating pinaka-sauce. So, ngayon, ang gagawin natin, hahaluin lang natin para mag-blend lahat ng ating ingredients, especially yung sauce natin. And, ayan, nag-add din ako ng chili powder para mas intense yung lasa ng kimchi natin. Ayan, blend lang tayo, haluin. Hindi na rin ako nagdagdag ng pampaalat. Yung kanina na lang na patis na nilagay natin, yun lang yung nilagay talaga natin na pampaalat. So, ayan, nagmumukha na siyang paste talaga. At, nako, ayan, excited na ako paghalu-haluin ang ating mga ingredients. So, nakikita nyo, nagtabi ako ng 1 cup kasi parang feeling ko sobrang dami niya for our kimchi. Ayan, ilagay na natin ang ating pechay bagyo. Itong pechay bagyo natin, wala na siyang tubig, hindi na siya makatas. Kanina pa yan naka-drain. So, hopefully, hindi magtubig yung ating kimchi. Ilagay lahat. And then, after that, yung other ingredients. Unahin natin ilagay ang labanos. O, nag-isip pa. At carrots pala muna. Pwede naman magkamali. Paghahalo-haloin din naman natin yan, guys. So, halo lang tayo ng halo. Ayan, paghaloin. Be sure po na ma-distribute natin evenly yung sauce. Siguraduhin po natin na hindi po siya magbubuo sa ilalim. If ever po magkulang sa tingin nyo, meron naman tayong naitabi kanina, we can still add. Pero ako, hindi na po ako mag-a-add. Mukhang okay na po ang ating sauce dito. Haluin lang natin ng haluin para well-distributed yung sauce natin. Nakikita nyo, maganda na yung kulay ng ating kimchi. And ayan, tikman natin kung sakto na, sapat na ba sa panlasa ko. Dahil namiss natin ang kimchi. Ngayon, kumuha tayo ng bowl at ilagay ang ating kimchi sa malinis na bowl. Lipat lang natin para madali natin ilagay sa ref at mas madali nating maiayos siya. Sayang, huwag magtitira. Ano po? And ayan na po. Ready na po ang ating kimchi. My very first kimchi. Lagyan natin ng konting sesame seeds para mas may attitude ang ating kimchi. Again, enjoy your kimchi. Thanks!